Needs. Lahat ng tao meron yan. Kahit napakayaman, marami silang mga pangailangan. Ang tanong ay saan tayo pumupunta? Saan natin kinukuha para matugnan ang ating mga pangangailangan? Doon nagkakaloko-loko ang buhay. If we have a need, and then we get it from other sources. At usually, yung pinaghuhugutan natin ay nagkakamali. Kaya po, kapag meron tayong pangangailangan, tandaan ang tatlong bagay na ito. Unang-una, kailangan natin pumunta sa tamang source. Kailangan mo at kailangan ko ng security. Whether material, whether physical, whether spiritual, lahat ng seguridad, lahat may pangangailangan ito. Kailangan din natin ng significance kasi pagka medyo tumatanda ka na, nagmamature ka na, kahit nga ang age mo ay bata pa, nangangailangan ka na ng meaning in life, ng purpose in life. At ito'y natutugunan ng iyong pagtulong at pag-abot sa ibang tao. Pero aminin natin, yung security at significance, tanging yung savior lang ang makapagbibigay nito. Kaya naman, lahat tayo, hindi natin kaya tugunan ng ating mga pangangailangan. We all need a savior. So, let's go to the source. At yan ay walang iba kung hindi the master provider. That is our Lord God. Pero, pangalawa, pag lumapit na tayo sa kanya, hindi naman ibig sabihin para siyang karaoke na ibibigay niya agad ang ating mga pangangailangan. Kinakailangan, maghintay tayo. Isuko natin sa kanya as we pray. Mag-pray tayo. Panginoon, magtanong tayo. Ano po bang gagawin? And as we wait upon the Lord, yun ang pangako niya. Siya ay gagawa at kikilos. Kasi for all you know, yung mga needs natin, hindi talaga yun yung malalim nating pangangailangan. Yung malalim nating pangangailangan, siyang may alam. At yun ang uno niyang aayusin bago yung mga superficial needs. Kaya naman, pag hindi na-meet ang ating pangangailangan, huwag agad magagalit. Huwag agad mag-walk out sa Diyos. Kung hindi, gawin ang dalawang bagay. Change our perception. Mag-ayos-ayos ng isip and change our procedures. Mag-ayos-ayos ng ating mga pamamaraan. Kasi baka mamaya, ang isip natin ay mali, no? Entitlement, di ba? May patago. Or di naman kaya, yung pamamaraan natin, kaya hindi natutugunan yung mga financial needs natin kasi mali ang pag-handle natin ng mga pananalapi natin. So once again, source, surrender. Pero ito yung pangatlo na I'm sure maraming mga nakaranas na ng ganito sa buhay ang mag-a-agree. Yung service. Na kahit may pangangailangan ka, pero nagsaserve ka sa ibang tao, walang tigil ang pagtulong mo sa kapamilya mo, kaibigan mo, sa tamang sensa, grabe, ang Diyos hindi nauubusan ng pagpo-provide para sa'yo. Parang hindi ka nauubusan ng lakas kasi ang Diyos nagpo-provide na nagpo-provide para sa'yo. That at that time na talagang wala na, meron at meron ang provision ng Panginoon. Bakit? Kasi tinulungan mo ang iba, nag-provide ka para sa iba, kaya naman ang Diyos, siya ang magpo-provide para sa'yo. So sa tanong na, how to meet my needs? Go to the source and isurrender mo sa kanya lahat ng alalahanin mo, continue to pray. Pero huwag kakalimutan, hindi sapat na manalangin kung hindi gawin mo. Make a baby step of helping others in the belief, in faith, na siya ang sasagot sa pangangailangan mo. God bless you!